Isa pong magandang hapon po muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Kamusta po kayo? Nawa po ay laging nasa mabuting kalagayan lang po tayong lahat. At salamat po sa Panginoon dahil ngayon po ay araw ng Biyernes dito sa Pilipinas. Salamat sa Diyos dahil ang bilis ng oras, ang bilis ng araw. Bukas ay Sabado na uli. At salamat po sa Panginoon dahil nabigyan po tayo uli ng pagkakataon ng Diyos na makapagbasa muli ng kanyang salita, binigyan po tayo ng lakas ng ating physical na katawan at ng kalakasang spiritual dahil hindi po natin gagawin yung isang bagay na dahil obligasyon lang o dahil gusto lang natin, kundi gagawin po natin ang bagay na ito kasi mahal natin ang Panginoon. At hindi man natin matumbasan ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin, hayaan natin na ipakita din natin at ipadama sa Panginoon yung ating pagmamahal sa Kanya sa pamagitan ng ating pagmamalasakit sa ating mga kapwa-tao na maibahagi ang salita ng Diyos sa kanilang mga buhay o sa inyong mga buhay, mga kapatid na nandito na nakikinig ng salita ng Diyos sa aking YouTube channel. Kaya minsan pa ay inaanyayahan ko po kayo, mga kaibigan, na makiisa, makisabay sa akin sa pagbabasa ng salita ng Diyos at nawa ay meron pong makinig ng aking ginagawa dito sa aking YouTube channel, ang pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Gaya po ng dati, loobinawa ni Lord na mula sa Genesis hanggang pahayag o last revelation ay matapos po natin ngayong taon ang salita ng Diyos na ating babasahin. Kaya mga kaibigan, simulan ko na po ang pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Tayo po ay nasa unang Samuel pa rin at nasa chapter 14 na po tayo. Ang title po ng chapter 14 ay Ang Tagumpay ni Jonathan sa Mikmas. Isang araw, lingid sa kaalaman ng kanyang ama, sinabi ni Jonathan sa tagadala niya ng mga sandata, "Sumama ka sa akin at liligid tayo sa kabila ng kampo ng mga Filisteo." Si Saul noon ay nasa labas ng gabaa sa ilalim ng isang puno ng granada sa Mikron kasama ang may 600 niyang tauhan. Naroon din ang saserdoting si Ahayas na anak ni Ahitob, kapatid ni Ikabod at apo ni Finis na anak naman ni Eling, saserdote ni Yahweh. Dala ni Ahayas ang ephod, walang nakaalam sa lakad ni na Jonathan. Ang magkabila ng daan ng binabantayan ng mga Filisteo ay mataas na bato, boses ang tawag sa isang panig. At sini naman ang kabila. Ang isa ay nasa gawing hilaga sa tapat ng Mikmas at ang isa naman ay nasa timog sa tapat ng gabaa. Sinabi ni Jonathan sa tagadala niya ng mga sandata, "Pumakabila tayo sa kampo ng mga Filisteyong ito. Natitiyak kong tutulungan kayo ni Yahweh. Kung magkagayon, walang makahahadlang sa kanya. Mapagtatagumpay niya ang Israel sa pamagitan ng marami o ng kakaunting tao." Sumagot ang tagadala niya ng sandata, "Kayo po ang masusunod. Kasama ninyo ako anuman ang mangyari." "Mabuti kung gayon," sabi ni Jonathan. "Liligid tayo at pakikita sa kanila. Kapag sinabi nilang hintayin natin sila, hindi tayo tutuloy ng paglapit sa kanila. Pero pag sinabi nilang lumapit tayo, lalapit tayo sa kanila, pagkat iyon ang palatandaang sila'y ibinigay sa atin ni Yahweh." At lumakad na silang dalawa nang matanaw sila ng mga Filisteo. Sinabi ng mga ito, "Hayon, naglalabasan na sa lungga ang mga Hebreo." At hiniyawan nila sina Jonathan, "Halika kayo rito at may sasabihin kami sa inyo." Sinabi ni Jonathan sa tagadala niya ng sandata, "Sumunod ka sa akin. Niloob ni Yahweh na sila'y mahulog sa kamay ng Israel." Nagmamadali siyang umakyat sa matarik na bato at sinalakay ang mga Filisteo.
bulagta ang bawat maharap niya at inuutas naman ang tagadala niya ng sandata. 20 ang napatay nila sa pagsalakay na yaon sa may kalahating ektaryang pinaglabanan nila. Nasindak ang mga Filistiyo, maging ang mga nasa lansangan, maging ang mga nasa kampo, nayanig ang lupa at wala silang malamang gawin. Ang digmaan sa Bet-Aven. Nakita ng mga kawal ni Saul sa Gabaa ang pagkakagulo ng mga Filistiyo. Sinabi ni Saul sa kanyang mga kasama, "Tingnan nga ninyo kung sino ang wala sa atin." Tinignan nila at natuklasan nilang wala si Jonathan at ang tagadala nito ng sandata. At sinabi ni Saul kay Ahayas, "Dalhin mo rito ang ephod." Si Ahayas nga ang may dala ng ephod noon, samantalang kinausap ni Saul ang saserdote. Palubha naman ang palubha ang kaguluhan ng mga Filistiyo, kaya sinabi ni Saul sa saserdote, "Huwag mo nang ituloy ang pagsasapalaran." At sinalakay ni Saul at ng kanyang mga tauhan ang mga Filistiyo na dinatnan nilang nagkakagulo. Sila-sila'y nagtatagaan. Ang mga Hebreo namang kasama ng mga Filistiyo ay pumanig na sa mga Israelita. Pati yaong mga Israelitang nagtatago sa kabundukan ng Ephraim ay sumama na rin sa pagtugis sa mga Filistiyo. Ang labanan ay umabot sa kabila ng Bet-Aven at ng araw na yaon, pinagtagumpay ni Yahweh ang Israel. Ang sumpa ni Saul. Ang mga Israelita ay patang-pata na sa gutom. Ngunit walang manghahas kumain sapagkat mahigpit na ipinagbawal ni Saul ang tumikim ng pagkain bago lumubog ang araw hanggang hindi nila nalilipol ang mga kaaway. Dumating sila sa isang kagubatan na sagana ng pulot. Pagpasok nila rito, nakita nilang umaagos ang pulot ngunit hindi nila ito sinaling dahil sa utos. Palibhasay, hindi alam ni Jonathan ang tungkol sa utos ng kanyang ama. Itinubog niya sa pulot ang kanyang tungkod at sinipsip ito at nagliwanag ang kanyang paningin nanlabo na dahil sa gutom at pagod. Sinabi sa kanya ng isa sa mga Israelita, "Mahigpit pong ipinagbabawal ng iyong ama ang tumikim ng pagkain sa araw na ito, kaya patang-pata ang mga tao." Sinabi ni Jonathan, "Bakit pinahirapan ng aking ama ang mga tao? Hito at nagliwanag ang aking paningin nang tumikim ako ng pulot. Gaano pa kung ang mga tao ay pabayaang kumain ng mga samsam hanggang ibig nila, lalo sanang madadali ang paglupig sa mga Filistiyo." Nang araw na yaon, ang mga Filistiyo nilupig ng mga Israelita mula sa Mikmas hanggang Ahilon. Ngunit lambot na sila sa gutom, kaya nagmamadali silang bumili ng mga hayop ng mga Filistiyo. Nagpatay sila ng mga tupa. Okay, uulitin ko po ang verse 32. Kaya nagmamadali silang humuli ng mga hayop ng mga Filistiyo. Nagpatay sila ng mga tupa, baka at mga bisirong baka dahil sa gutom. Kinain ang mga ito nang hindi na napuhang alisan ng dugo. May nagsumbong kay Saul na ang mga tao'y gumawa ng malaking kasalanan kay Yahweh, kumakain ng karning may dugo. Ito'y isang malaking kataksilan, sigaw ni Saul. "Igulong ninyo rito ang isang malaking bato ngayon din," utos niya. "Sabihin ninyo sa mga tao na magdala rito ng baka o tupa at dito nila papatayin at kakainin para hindi sila magkasala kay Yahweh dahil sa pagkain ng dugo." Kinagabihan, ang mga Israelita ay nagdala ng mga baka at doon pinatay. Si Saul naman ay nagtayo ng altar para kay Yahweh. Ito ang unang altar na kanyang ginawa. Sinabi ni Saul sa kanyang mga tauhan, "Mamayang gabi lulusubin natin ang mga Filistiyo at lulupigin hanggang sa mag-umaga. Wala tayong ititirang buhay sa kanila." Sumagot sila, "Kayo po ang masusunod." Ngunit sinabi ng saserdote, "Sumangguni muna tayo sa Diyos." Sumangguni nga si Saul sa Diyos.
Lulusubin na po ba namin ang mga Filistiyo? Ipapalupig ba ninyo sa niyo sila sa amin? Ngunit hindi siya sinagot ng Diyos. Kaya sinabi niya, magsama-sama ang lahat ng pinuno ng Israel para malaman natin kung sino ang nagkasala. Sino man siya ay tiyak na papatayin kahit na ang anak kong si Jonathan. Narinig ako ni Yahweh, ang tagapagligtas ng Israel, walang umimik, isa man sa mga Israelita. Sinabi pa ni Saul, magsama-sama kayo sa isang panig at kami naman ni Jonathan sa kabila. Sumagot ang mga tao, kayo po ang masusunod. Maya-maya, tumingala si Saul at sinabi, ay Yahweh, Diyos ng Israel, bakit din ninyo tinugon ngayon ang inyong lingkod? Kung ang nagkasalay alinman sa amin ni Jonathan, ipabunot ninyo sa amin ang urim. Ngunit kung ang mga tao ang nagkasala, ipabunot ninyo ang tumim. Nang gawin ang palabunutan, lumitaw na ang nagkasalay ang panig ni Saul at Jonathan. Walang dapat panagutan ang mga tao. Sinabi ni Saul, gagawin ngayon ang palabuntan para malaman kung sino sa amin ni Jonathan ang nagkasala at si Jonathan nga ang lumitaw na may kasalanan. Dahil dito, tinanong ni Saul si Jonathan, magsabi ka ng totoo, ano ang ginawa mo? Sumagot si Jonathan, itinubog ko ang aking tungkod sa pulot at ito'y aking tinikman kung kailangan akong patayin dahil doon nakahanda po akong mamatay. Sinabi ni Saul, gawin ng Diyos ang nararapat sa iyo at sa akin, mamamatay ka, Jonathan. Sumagot ang mga tao, papatayin ba si Jonathan na nanguna sa pagtatagumpay ng Israel? Huwag namang mangyari, naririnig kami ni Yahweh. Isamang balahibo niya hindi maaano sapagkat siya ang kinasangkapan ngayon ng Diyos upang magtagumpay ang Israel. Hindi nga pinatay si Jonathan sapagkat iniligtas siya ng mga Israelita. Tinigilan na ni Saul ang pagtugis sa mga Filistiyo. Ang mga ito naman ay umuwi na sa kanilang dako. Ang tagumpay ni Saul at ng kanyang pamilya. Sa panahon ng paghahari ni Saul sa Israel, napalaban siya kabi-kabila sa mga Moabita, Amunita, Isumita, Subita at sa mga Filistiyo. Sino man ang kanyang makadigma ay nalulupig niya. Lalong kinilala ang kanyang kapangyarihan nang lupigin niya ang mga Amalekita. At patuloy na ipagtanggol ang Israel laban sa mga nagnanasang lumupig dito. Ito ang mga anak ni Saul. Ang tatlong lalaki ay sina Jonathan, Isui at Melchishua. Ang mga babae naman ay sina Mirab at Mikol. Ang mga asawa ni Saul ay si Ahinoam na anak ni Ahimas. Ang pinakapulong kawal niya ay si Abner na anak ng ama niyang si Ner, na kapatid ng ama niyang si Sis at anak naman ni Abiel. Sa buong panahon ng paghahari ni Saul, naging mahigpitan ang digmaan nila ng mga Filistiyo. Lahat ng taong kakitaan niya ng tapang at lakas ay isinasama niya sa kanyang hukbo. Chapter 15. Ang pagbuksa sa Amalek at ang pagsuway ni Saul. Sinabi ni Samuel kay Saul, sinugo ako ni Yahweh upang pahiran ka ng langis at italagang hari ng Israel. Pakinggan mo ang kanyang salita. Ipinasasabi niya, pahihirapan ko ang Amalek tulad ng ginawa niya sa Israel nang ito'y inilalabas ko sa Ehipto. Lusubin mo ang Amalek at lupigin silang lahat. Durugin mo ang lahat nilang ari-arian
at huwag magtitira kahit isa. Patayin mo silang lahat, babae at lalaki, mula sa pinaka matanda hanggang sa batang pasusuhin. Patayin mo pati kanilang mga baka, tupa, kamilyo at asno. Kaya tinipo ni Saul sa Tilaim ang hukbo ng Israel. Nang bilangin niya ay umabot sa 200,000 ang mga kawal, bukod pa sa 10,000 buhat sa Juda. Pinangunahan niya ang mga ito papunta sa lungsod ng Amalek. Tumigil sila sa isang natuyong ilog na malapit doon at nagpasugo sa mga sineyo. At ipinasabi niya, umalis na kayo riyan, humiwalay kayo sa mga Amalisita para hindi kayo madamay sa kanila sapagkat pinagpakitaan ninyo kami ng mabuti sa aming paglalakbay mula sa Ehipto. Pagkaalis ng mga Sineo, sinalakay nila ang mga Amalisita at nalupig ang mga ito mula sa Avila hanggang sa Sur. Sa silangan ng Ehipto, nilipol niya ang mga Amalisita, ngunit binihag ng buhay si Haring Agag. Hindi rin nila pinatay ang magagandang baka, tupa at lahat ng matatabang hayop doon. Ang pinatay lang nila ay lahat ng hindi pakikinabangan. Verse 10, itinakwil si Saul bilang hari. Sinabi ni Yahweh kay Samuel, nangihinayang ako sa pagkahirang ko kay Saul bilang hari sapagkat tinalikda niya ako at di sinunod ang aking mga utos. Nagalit si Samuel at magdamag siyang nanalangin kay Yahweh. Kinabukasan, maaga siyang nagbangon upang makipagkita kay Saul. Ngunit may nagsabi sa kanya na natagpuan ito sa Karmelo upang magpatayo ng sariling bantayog at pagkatapos ay nagtuloy sa Gilgal. Sumunod siya roon at nang makita niya si Saul ay binati niya. Pagpalain ka ni Yahweh, sinunod kong lahat ang utos niya. Itinanong ni Samuel, bakit may naririnig akong iyaka ng mga tupa at atungal ng mga baka? Sumagot si Saul, mga samsam buhat sa Amalek. Kinuha namin ang pinakamainam na tupa at baka upang ihandog kay Yahweh. Ang walang halaga ay pinatay namin at iniwan. Sinabi ni Samuel, pakinggan mo ang sinabi sa akin ni Yahweh kagabi. Ano iyon? Tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel noong una, ikaw mismo ang nagpakilalang ikaw ay hamak ngayon. Ikaw ang pangunahin sa Israel sapagkat hirang ka ni Yahweh at pinahira ng langis upang maging hari. Inutusan kanyang lusubin ang masamang bayan ng Amalek at mahigpit na pinagbiling puksain ang mga ito. Bakit mo sinuway ang utos ni Yahweh? Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo'y malaking kasalanan kay Yahweh? Sumagot si Saul, sinunod ko si Yahweh. Pumunta ako sa pinapupuntahan niya sa akin. Binihag ko si Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga Amalisita. Pinili ng mga tao ang pinakamainam sa mga tupa at baka at hindi namin pinatay na kasama ng iba. Bagkus ay iniuwi namin sa Gilgal upang ihandog kay Yahweh. Sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa pagsunod sa kanya? Ang pagsunod sa kanya ay higit na handog at ang nakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa kanya ay kasinsama ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagkat sinuway mo si Yahweh, haalisin ka sa pagiging hari ng kanyang bayan. Sinabi ni Saul kay Samuel, nagkasala ako. Sinuway ko nga ang utos ni Yahweh. At ang bilin mo sa akin, natakot ako sa aking mga tauhan, kaya sinunod ko ang gusto nila. Ngayon nga'y isinasamo kong patawarin muna
at samahan mo akong dumalangin kay Yahweh. Sinabi ni Samuel, hindi kita masasamahan sapagkat sinuway mo ang utos ni Yahweh. Inalis na niya sa iyo ang pagiging hari ng Israel. Tumalikod si Samuel upang umalis, ngunit hinawakan siya ni Saul. Hinawakan ni Saul ang laylayan ng damit nito at natanggal ang kapiraso. Nang magkagayoy, sinabi ni Samuel, sa araw na ito, tinatanggal sa iyo ni Yahweh ang mga pagiging hari ng Israel upang ibigay sa ibang mabuti kaysa iyo. Ang dakilang Diyos ng Israel ay tapat at hindi nagbabago kailanman. Hindi siya tulad ng tao na kailangan magsisi, sumagot si Saul, nagkasala nga ako, ngunit sa pagkakataong ito ay ipinakikiusap kong ako'y bigyan kahit kaunting karangalan sa harapan ng matatanda at ng buong Israel. Samahan mo na akong bumalik upang sumamba kay Yahweh. Sinamahan naman ni Samuel si Saul at ito'y dumulog kay Yahweh. Pinatay si Agag. Verse 34. Sinabi ni Samuel, dalhin dito si Agag na hari ng Amalek. Mabigat ang mga paang humarap sa kanya, si Agag, at nanginginig na, sinabi nito, siguro na may hindi ninyo ako papatayin, sumagot si Samuel. Kung paanong pinatay mo ang marami, ikaw man ay papatayin. At si Agag ay pinagputol-putol ni Samuel sa harap ng altar ni Yahweh sa Gilgal. At umuwi si Samuel sa Rama. Si Saul naman ay sa Gabaa. Mula noon, hindi na sila nakipagkita kay Saul. Ikinalulungkot din niya ang nangyari rito. Si Yahweh naman ay nanghinayang sa pagkahirang kay Saul bilang hari. Chapter 16. Pinapunta kay Jesse si Samuel. Sinabi ni Yahweh kay Samuel, huwag mong ikalungkot ng labis ang pagkaalis ko kay Saul bilang hari. Magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem. Sapagkat pinili ko nang maging hari ang isa sa kanyang mga anak. Sumagot si Samuel, paano ako pupunta roon? Tiyak na papatayin ako ni Saul kapag nalaman niyang nagpunta ako roon. Sinabi ni Yahweh, magdala ka ng isang dumalagang baka at sabihin mong maghahandog ka sa akin. Anyayahan mo si Jesse at ito sa iyo. At ituturo ko sa iyo kung ano ang gagawin mo at kung sino ang papahiran mo ng langis. Sinunod ni Samuel ang utos sa kanya ni Yahweh. Nagpunta nga siya sa Bethlehem. Siya'y sinalubong ng mga matatanda ng Israel. Matatanda ng lungsod. Yan, sorry po. At nanginginig na tinanong sa ikabubuti ba namin ang inyong pagparito? Oo, sagot niya. Naparito ako upang maghandog kay Yahweh. Ihanda ninyo ang inyong sarili at sumama kayo sa akin. Pinhanda rin niya si Jesse at ang mga anak nito at inanyayahan sa paghahandog. Pinahiran ng langis si David. Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab, pinagmasdan niya ito mabuti at sinabi sa sarili, ito siguro ang hinirang ni Yahweh para maging hari. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tignan ang kanyang taas at kakisigan, hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao, panlabas na anyo ang tinitignan ng tao, ngunit puso ang tinitignan ko. Pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Jesse si Abinadab at pinahiran din sa harapan ni Samuel. Ngunit umiling si Samuel at sinabi, hindi rin siya ang hinirang ni Yahweh. Tinawag ni Jesse si Sama. Ngunit sinabi rin ni Sama na hindi ito ang pinili ni Yahweh.
Isa-isang tinawag ni Jesse ang pito niyang anak, ngunit walang hindi sa kanila si Yahweh. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, wala na bang anak kundi iyan? Mayroon pang isa, yung pinakabata at pastol ng aking mga tupa, sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo, hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating. At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ni Yahweh kay Samuel, siya ang hinirang ko, pahiran mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sisidla ng mga langis at pinahiran ni David sa harapan ng kanyang mga kapatid, at mula noon sumakanya ang Espiritu ni Yahweh pagkatapos si Samuel ay umuwi sa Rama. Tuloy na po natin ha, mga kaibigan. Hinirang ni David, verse 14. Ang Espiritu ni Yahweh ay inialis niya kay Saul, at mula noon ito'y ipinadalaw niya sa masamang espiritu. Sinabi sa kanya ng kanyang mga tagapaglingkod, pinahihirapan kayo ng masamang espiritu. Kung gusto ninyo, ihanap namin kayo ng isang mahusay tumugtog ng alpa. Kapag pinahihirapan kayo ng masamang espiritu, patugtugin ninyo siya nang maaliw kayo. Sinabi ni Saul, sige, ihanap ninyo ako. Isa sa mga kabataang tagaroon ang nagsabi, si Jesse pong taga Bethlehem ay may isang anak na magaling tumugtog. Siya po ay matapang at mandirigma, mahusay magsalita at magandang lalaki. Higit po sa lahat, sumasakanya si Yahweh. At nagpasugo si Saul kay Jesse nang ipinasabi, papuntahin mo sa akin ang anak mong si David, ang pastol ng iyong mga tupa. Gayun nga ang ginawa ni Jesse, pinagdala pa niya si David ng isang sisidlang puno ng alak, isang bisirong kambing at isang asnong kargado ng tinapay upang ibigay kay Saul. Naglingkod si David kay Saul at labis naman siyang napamahal dito. Kaya siya'y ginawa nitong tagapagdala ng sandata. Ipinasasabi ni Saul kay Jesse, bayaan mo na sa akin si David pagkat napamahal na siya sa akin. At tuwing susumpungin si Saul, tinutugtugan siya ni David sa pamamagitan ng Alpha. Dahil doon, si Saul ay naaaliw, umalis sa kanya ang masamang espiritu at siya ay gumagaling. Ayan mga kaibigan, hanggang chapter 16 lang po tayo at napakahaba po ulit ng chapter 17. Ano po? Ang isa po na naitanim sa aking puso't isipan, ito po ang unang Samuel verse 22 hanggang 23. Uulitin ko mga kaibigan ha. Sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa pagsunod sa kanya? Ang pagsunod sa kanya ay higit sa handog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa kanya ay kasinsama ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo'y tulad ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pagkat sinuway mo si Yahweh, aalisin ka sa pagiging hari ng kanyang bayan. Ayan po. Nakaka-inspire po itong salita ng Diyos, ano mga kaibigan. Yung illustration dito na
Kapag ang isang tao ay sumuway sa Panginoon, ay talagang hindi po siya magtatagumpay. May nais lang po akong ikwento sa inyo, at ito po ay totoong-totoo. Hindi po ito malayo na mga tao sa amin, kundi malapit na malapit sa buhay namin ang mga taong ito. Ang pamilyang ito ay nagsimula sa sobrang napakahirap na pamilya, mga kaibigan. Nung mga bata pa sila, dalawa silang magkapatid, ay doon lang po sila nakatira sa isang kapitbahay na may kaya sa buhay, at tagapakain po sila ng mga alagang baboy, manok, meron pa yatang baka. Ibig sabihin, nagtatrabaho po sila sa farm bilang mga boy na tinatawag ng mga anak ng mga mayayaman. Tagapakain ng baboy, tagapakain ng iba't ibang hayop na naroon po sa farm ng mga mayayaman. At ito po, mga panganay na kapatid, ay nagsumikap, tiniis lahat ng hirap, lahat ng pang-aapi, lahat ng trato na hindi mabuti ay kanyang tiniis. Sa madalit salita po ng kwentong ito, ay nagtagumpay po yung kapatid na panganay. Nagsimula doon sa mga dumi ng hayop na kanilang nililinis sa araw-araw, at nakita ng Diyos yung kanyang puso. Alala niyo rin po ba ang sinabi ng Panginoon dito sa ating binasa? Sinabi ni Yahweh na sa puso lang ng tao siya nakatingin. Marahil nakita ng Diyos yung paghihirap ng panganay na kapatid, nung isa pang kapatid na kanyang kasama doon sa farm. Kaya ang ginawa po ng Panginoon ay itinaas itong buhay ng panganay nilang kapatid. Hanggang sa nasa itaas na po, nakatapos ng pag-aaral ng kolehiyo, at nagtagumpay po sa mga business, at dinala ng Diyos doon po sa pinakamataas na posisyon ng buhay. Yung design ng buhay, yung lifestyle na marami na silang pera, nakakakain na sila kahit saang mamahaling na kainan, nabibili na nila ang gusto nilang mga sasakyan kahit ano. Napag-aral nila at napagtapos ng magagandang kurso ang kanilang mga anak. Sa madalit salita, mula po doon sa mga pagpapakain ng mga baboy at paglilinis ng dumi ng mga hayop, ay dinala po siya ng Panginoon sa taas, na hindi na makita sa buhay niya yung kahirapan na kanyang dinanas. Ang nangyari po ay talagang ang pera ay isang tukso sa buhay ng tao. Nang ang taong iyon ay nasa itaas na at nakuha niya na lahat ng gusto niya, pati mga farm, mga lupain, natuto po siyang sumuway sa Panginoon. Gumawa po siya ng kasalanan na karumaldumal sa harapan ng Diyos. Natuto na rin po siyang mang-api ng kanyang kapwa, yung kanyang mga tauhan ay pinapagtrabaho niya na hindi po angkop yung sweldo sa hirap ng mga tao na nagtatrabaho sa kanyang kumpanya. May mga nurid-nurid po siyang mga tauhan, at inapi niya po yung mga aba, yung mga mahihirap. Naging sugapa po siya sa pera, at wala na po siyang pakialam sa damdamin ng kanyang kapwa. Ang mahalaga na lang sa kanya ay yung pera na kanyang makakamal mula po sa pawis, dugo at hirap ng mga tao na nagtatrabaho sa kanyang kumpanya. Pati ang kanyang mga kapatid, mga pamangkin, ay inari niyang mga tauhan.
Alam niyo ba, mga kaibigan, ang taong iyon, kapag oras na ng pagkain, kasama ang mga somebody, ang kanyang pamilya, ay iba yung mesa nila, kasama din yung kanyang kapatid, sabay-sabay silang kumakain. Pero yung kanyang mga tauhan, higit sa lahat, yung kanyang mga mismong kadugo, ay doon kumakain. Magkakasabay sila ng mga laborer, mga madudungi sila, pare-pareho, kasama na yung dalawang anak ng kanyang kapatid na inari niyang alipin din o isang worker din sa kanyang kumpanya. Hanggang sa nakita ng Diyos yung mga luha ng mga mahihirap, yung pawis, yung buhay na laging nasa alanganin. At tinignan ng Diyos. Marahil ay binalikan ng Diyos yung puso ng taong iyon na kanyang inalis sa kahirapan at binigyan ng maayos na buhay. Nung nakita ng Panginoon na hinigitan pa niya sa pang-aapi yung kanilang amo na kapitbahay nila nung sila yung mga bata pa, unti-unting inalis ng Diyos yung mga biyaya na ibinigay niya sa taong iyon. Dumating ang COVID-19, 2021, unti-unti na pong nawawala ang mga businesses. Huminto yung pagpasok ng pera at dumating na po sa punto na unti-unti na pong naibibinta yung mga ari-arian ng taong iyon. Ngunit, hindi pa rin po siya nawawala ng buhay. Buhay na buhay siya, marahil ay meron pang gagawin ang Diyos sa buhay niya. Baka hindi pa sapat yung hirap na kanyang dinanas dahil hindi lang 5-10 ang mga tao o mga tauhan niya na kanyang naapi. Kaya doon ko po nakikita na ang Diyos pala ay talagang gumagawa ng mga bagay na ikakabuti sana ng tao. Ngunit kapag nandoon na sa taas, ay hindi na naalala yung nangyari doon sa simula ng kanyang buhay. Kaya ang pagsuway talaga, mga kaibigan, ang pagsuway sa Diyos ang nagiging dahilan kung bakit ang tao ay nakakaranas ng kabiguan, nakakaranas muli ng sitwasyon na parang ayaw na niyang balikan. At ngayon po, ang taong iyon ay patuloy po na tinatanggalan ng Diyos o hinuhubaran ng Diyos ng kabuhayan. At hindi ko po masisi ang mga pangyayari dahil para sa akin, pag tinignan ko, kulang pa sa kanyang ginawang pang-aapi sa kanyang kapwa, kahit sa kanyang mga kadugo. Napakapalad, mga kaibigan, yung buhay ng isang tao na sanay ka sa mahirap, sanay ka sa wala, sanay ka rin sa pagiging meron, at sanay ka rin sa may pera, pero hindi nagbabago ang pag-uugali, hindi nagiging somebody ang feelings, at hindi rin nagiging mataas. Ang nakita ko po dito ay yung pagsuway sa Panginoon. Masarap mabuhay na kahit wala po tayong kayamanan na gaya ng iba na nagtatamasa sa salapi. Pero kapag tayo ay nasa Panginoon at nagsusumikap na sumunod at hindi sumusuway, nararanasan po natin ang pagiging kontento
ang pagiging masaya at talagang nag-uumapaw yung galak sa puso. Kahit ang ulam na lang natin ay tuyo o disabog, kung minsan ay dumarating sa buhay ng tao na disabog na lang ang iyong ulam. Ano po yung disabog? Yun po ay asin. Di po ba sinasabog natin ang asin sa ating kanin? Pero wala tayong question sa Panginoon na, Lord, bakit nangyayari ito? Kundi hinahanap natin ang dahilan, Panginoon. Sorry. Patawad po. Kung may ginawa akong mali. Kung may ginawa akong pagsuway at kasalanan. Kaya nararanasan ko ang sitwasyong ito. Huwag nating sisihin ang Panginoon. Kung dinala na sa taas ang isang tao at bumulusok uli pababa at bumubulusok papatuloy. Kapag ganyan na po ang nangyayari, magtanong na po tayo sa ating sarili. Anong area ng buhay ko ang sumuway sa Panginoon? Si Saul, napakasikat na hari, pero dahil sa pagsuway nila, yung kanyang anak na si Jonathan una, tapos pangalawa na naman si Saul, na hindi na naman niya sinunod ang tagubili ng Panginoon sa kanya, hanggang sa tinanggalan na siya ng Panginoon ng kapangyarihan bilang hari. Grabe no mga kaibigan, hari na, natanggalan pa ng kapangyarihan. Yung milyonaryo ka na, tapos balik ka uli. Sa kahirapan, di po ba mas masakit yun? Kaya nga ako, sabi ko, Lord, masaya na ako sa ganitong buhay. Basta bigyan mo lang kami ng kalakasan, magpatuloy lang yung damdamin na masaya, at huwag na huwag lang kaming mawala sa iyo. At magpapatuloy kami sa aming pananampalataya sa iyo. At sa kakayahan na binigay mo sa amin, ay gagawin din namin na makapaglingkod pa rin sa iyo. At least, pag wala po tayong mga milyones, wala po tayong mga businesses dyan, wala po tayong mga kayamanan, kapag nagsara po tayo ng pintuan kahit walang padlock kung minsan, payapa po ang ating isipan. Bakit? Kasi wala po tayong inaalala ng mga kayamanan sa mundong ito. At ang mga mandirigmang anghel ng Diyos ang siyang magbabantay sa atin sa buong magdamag. Ang pera po ay isa sa pinakamahalaga na kagamitan ng isang tao. Bakit? Kung wala kang pera, hindi ka pwedeng bumili ng gamot. Hindi ka makakakain. Hindi ka makakapag-aral. Hindi ka makakapagtrabaho. Pangunahin po yan eh. Nagamit o pangailangan ng tao. Kaya lang kung minsan, kapag pera na po ang sinasamba ng tao at mahalaga sa tao, diyan na po pumapasok ang pagsuway sa Panginoon. Salamat sa Diyos mga kaibigan dahil maraming masaya, maraming masasaya na mga tao na may tamang relasyon at pananampalataya sa Diyos kahit hindi po mga milyonaryo. Alam ng Diyos ang future ng isang tao. Kaya yung mga nagpapaabot ng panalangin sa Diyos at napapagod maghintay bakit wala pang tugon ang Diyos. Bakit ano ang dahilan ng Diyos na ayaw tugunin ang panalangin niya kung titignan naman ay kailangan ng tao. Alam po ng Diyos ang magaganap sa ating kinabukasan, yung future natin. Kapag tinugon ng Diyos yung ating mga panalangin, na gumanda ang ating buhay, yumaman tayo, magkaroon tayo ng mga maunlad na kalagayan, ang Diyos lang po ang nakakaalam kung ano din ang kasasapitan ng ating puso. Kung tayo ba kapag sagana na, ay patuloy pa rin bang magmamahal sa Diyos? Patuloy pa rin bang magiging mabuting tao sa harapan ng Diyos? Magpapatuloy ba ang ating puso na mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos? Makikita pa rin ba ng Panginoon sa puso natin yung pagiging tunay na anak ng Diyos na
Mahal natin ang ating Panginoon at mahal din natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Tanging ang Diyos lang, mga kaibigan, ang makakaalam ng damdamin na iyon doon sa panahon na ibinigay na niya sa atin o ibibigay na niya sa atin ang ating kahilingan. Ngunit ayaw din po ng Diyos na mapahamak tayo. Kaya kadalasan po ay no ang sagot ng Panginoon or wait. Yan po ang dalawang bagay na tinitignan ng Diyos, tinitimbang-timbang marahil ng Diyos. Yung ating, yung kanyang reason upang hindi po mapahamak ang buhay ng tao. At doon po sa hanggang ngayon ay bumubulusok ang kabuhayan ng taong nabanggit ko. Nawa, bago pa man siya bumulusok hanggang sa ilalim ng hukay, nawa ay makita niya ang kanyang pagkakamali at pagsuway sa Panginoon at makahingi pa siya ng tawad sa Diyos upang huwag siyang mapunta sa lugar ng impyerno. Dahil kapag siya po ay napunta pa sa lugar ng impyerno, wala na pong hanggan na kahirapan ang kanyang mararanasan. Ngunit, gaano man kalaki, kasing lawak man ang karagatan, kasing pula man ang dugo, ang nagawang kasalanan ng tao, sabi ng 1 John 1:9, kapag tayo po ay tutuhanan na nagsisi ng ating kasalanan, tayo po ay patatawarin ng Panginoon. Yung kasalanan na hindi na natin gagawin uli, dahil kapag ginawa pa natin uli, sinasadya na po natin ang kasalanan na iyon. Nawa, mga kaibigan, ay patuloy po tayo magbasa ng salita ng Diyos upang maunawaan po natin ang mensahe ni Yahweh upang hindi po tayo sumuway sa kalooban ng Diyos at sa salita ng ating Diyos. Dahil ang mensahe ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita, ito po yung kanyang pagtuturo sa atin. Tinuturoan niya tayo ng tama. Tinutuwid niya tayo kapag may mali. At ipinapakita ng Diyos dito na merong parusa ang Diyos sa mga taong sumusuway. Kaya mga kaibigan, nawa po ay patuloy pong ipaunawa ng Diyos sa atin ang kanyang salita. Maraming maraming salamat sa Diyos sa inyong mga buhay na patuloy na nakikinig ng salita ng Diyos dito po sa aking YouTube channel at sa lahat ng mga channel na dumadaan sa inyong mga channel. Basta full gospel po yan ang itinuturo. Kung may oras po kayo, huwag niyo pong palagpasin. Pakinggan po ninyong mabuti ang salita ng Panginoon. Dahil yan po ang pangunahing kailangan natin para maranasan po natin at matanggap natin yung buhay na walang hanggan at kaligtasan na ipinangako po sa atin ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos, mga kaibigan, sa hapong ito, sa kanyang salita. At dito po magtatapos muli ang ating video ngayong araw. At loobin nawa ng ating Panginoon na sa araw ng bukas, tayo po ay makapagpatuloy pa rin sa pagbabasa at pakikinig ng kanyang salita. Dahil mga kaibigan, sinabi rin ng Panginoon sa kanyang salita, ang pag-unlad ng ating pananampalataya o paglago ng ating pananampalataya kay Kristo ay sa pamamagitan ng pakikinig at pagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi po sa mabuting gawa. Hindi po ang mabuting gawa ang magiging tulay para po maranasan natin ang buhay na walang hanggan, kundi sa pamagitan ng salita ng Diyos, makikilala natin ang Panginoon. At kapag tayo nakapagsisi ng ating kasalanan, isinuko natin ang ating buhay sa Panginoon. Tiyak po, kapag tinanggap natin si Kristo bilang ating Diyos at tagapagligtas, 100% po, mararanasan natin at makakamtan natin
ang kaligtasan at buhay na walang hanggan dahil si Hesukristo lamang o si Jesus Christ lamang ang nag-iisang daan patungo sa kaligtasan. At ang mabuting gawa, yan po ay bunga na lamang ng ating tunay na relasyon sa Panginoon at tunay na pananampalataya sa Diyos. Hanggang sa muli mga kaibigan, pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita sa ating mga buhay at pagpalain patuloy ng Diyos ang mga buhay natin sa bawat araw. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.